So, what's up sa inyo mga manonood, no? Ako yung nagbabalik, si Tabi Panda po, at your service. Kanina kasi nagpagawa ako ng motor. Pinagawa ko yung LED, yung headlight ko. And mamaya itatest natin siya. Nagawa na kasi siya eh. So, hindi ako nakagawa ng intro. So, eto muna ang intro ko. Nakalimutan ko rin. Pinagawa ko siya, pinapalitan ko siya ng RTD na headlight. Ito guys, yan. So yan ang ilaw, yan ang magiging ilaw ng motor ko ngayon. And itetest natin siya mamayang gabi. Sana wag umulan para makita natin na kung gaano siya kaliwanag. And yun lang, panoorin niyo kung paano siya ginawa. At sana makatulong din sa mga motorcycle riders na kagaya ko. Maganda yung ilaw kasi ito is 100 ito yung lumen. Ito kasi yung ano niya, luminescence ba? Kita ba? Masyadong maliwanag. Okay. Or ano ba? Hindi siya kita, guys, eh. Pasensya na kayo. So 'yun, ang luminescence niya, lumen niya is 1600 pag low beam, pag high beam is 2500. And tingin ko maliwanag 'to kasi ang taas ng luminescence niya, lumen niya. Panoorin nyo na lang hanggang mamaya, hanggang sa matapos. Then yun lang, hi baby Chi, no? Tapos sana tumagal yung headlight na to, atong ano na to, tong LED na to, sana tumagal siya. And para hindi magastos, kasi napundi yung dalawang ilaw, so wala akong high beam, at ang ginagamit ko lang is yung bulb lang mismo, yung projector lamp niya, which is mahina sa gabi. And kailangan kong maglagay ng ano, ng ilaw, kasi wala akong high beam. Gumagamit ako ng high beam sa gabi pag wala akong kasalubong or ano. At saka mahina kasi yung ilaw na yon. Hindi mo makikita yung daan sa gabi, sobrang hina niya. Kaya ang pinagawa ko na rin doon is high and low na siya. Pinapatay ko na yung projector lamp, no. Yung ano na lang gumana, yung dalawang ilaw na lang. So high and low na siya. So itetest ko siya mamaya. Panoorin nyo ang tapusin nyo tong video na to. So eto na, panoorin nyo na kung paano siya ginawa. Bye bye. What's up sa inyo mga manonood, no? Nandito sa isang motor shop dito sa may bayan, sa Munte. Nagganap ako ng LED na ilaw para sa motor ko kasi pundi yung dalawang ilaw. Ngayon may nakita na ako, 1, 2, 2. So papakabit ko na siya ngayon, gagawing high beam at low beam. Tapos ipapapatay ko na rin yung main bulb. So dito lang ako nakakita sa shop na to. Yung sa isa may nakita ako, kaso ang daming naggagawa, baka hindi magawa agad. So ngayon nandito ako sa bayan para pagawa. Then test natin mamaya kung malakas siya. Kasi mukhang maganda naman yung ikakabit. Then pagkakabit, tatanong natin kung paano ginawa kasi medyo komplikado yun. Dami-dami ng shop na dinaanan ko, no. Dito lang ako nakakita nung ilaw na yun. So pero may nahanap dapat talaga ako kasi wala dito. May maghanap nung C9. Pero okay naman yung nakita ko. Tri-LED, tapos high tsaka low na siya. Bali, papagawa kong high-low, tapos patay na yung isang ilaw. So, mamaya, pakita ko sa inyo paano nila ginagawa. Bye-bye. So, yun, no, ginagawa na ni Kuya yung aking motor. Kuya, sasama kita sa vlog ko, ah. Nag-vlog ako. Ayan si Kuya, nagkagawa ng ilaw ko. So, ngayon, tinanggal niya lang yung then, itignan ko kung kakasya. Sana kumasya yung bibiling ko, no? Wala na siyang binaklas, kinapa niya lang. Then yun na yun, nakuha niya na agad yung sa ilaw. Yun yung ilaw natin, no? Yan, napundi yung dalawang yan. Nyetang ilaw yan, napundi. Hindi ko malaman kung bakit, bagong bago. Tapos ang ikakabit natin ngayon, no? Eto. Bale, high-low yun. Kaya tsaka low na yung ikakabit ko. Para maganda-ganda tignan, ayos. Tsaka maganda siya sa gabi. Hindi siya yung madilim.
So, titignan natin mamayang gabi. Tatest natin yan mamayang gabi, no? Kung maganda siya, malinaw. Then, back to you. So, yan. Ginagawa na ni Kuya. Kuya, iba ba ang wiring yan? Pagkakakabitan ng LED? Iba? Ganun pa rin? Yung kakabit dyan. So, ano lang. Wala ka nang idadagdag na, ano? Wala na. Kasi, ganun din naman kasi ito, eh. Positive and negative, high and low, eh. Oh, okay. Ground, saka yung high-end na lang. So, yun na nga. So, madali lang pala siyang ikabit kaso ang hirap ng position, no? Kasi nasa ilalim ka. Then, kasi kububakasin natin, dami kububakasin pa. Oo, oh, kaysa paklasin pa. Eh, maluwag naman yung loob, kaya naman duutin. Kaya kaya mo bang gawing high-end low yan? Pagkano? Kasi ang unang gumagana dyan, pagka low, yung gitna. Ito, architecture. Oo, tatanggalin na yan, papatayin na yan. Ano na yan. Tapos ay, ang ito na gagana. Bukan natin ang high-end low natin dito. Papatay na to. Oo. Tapos battery operated na. Para ano. O yun, gagawin na lahat ni Kuya yun. Kaso, ito na, bukasing na to. Oo. Bukasing na to para matanggalin yung ano, ha? So yun na, tatanggalin ni Kuya. Para high-end low na siya, patay na yung gitna. Kasi kung ano lang, ay Kuya, kung ano, kung bukas kaya, tapos bukas din tong dalawa, kayang gawin. Wala pa ano? Bukas yung projector, tapos bukas din tong low beam. Bilis yung low beam. Bukas yung malakas ito, bukas ka rin yan. Oh. Kaya kayaanin ang parang ng ano. So yun, babaklasin na nga para maayos yung ano, para kasi malakas low sa battery, no? Then, papakita ko sa inyo mamaya kung paano niya gagawin yung sa high end low, no? Sige. So yun lang muna, bye. Dati, nung binaklas ko to, binaklas ko yung tangke. Si Kuya, binaklas lang yung ibabaw. Ayan lang binaklas niya. Yan. Yan lang binaklas niya. Ako, binaklas ko lahat, pati tangke. Kaya palang abutin yan ng ganyan lang. So, ayun. Nabaklas na ni Kuya. Bale, kakapain niya lang yung mga sakit. So ganyan ang itsura niya pag nabaklas. Ayun pala yung mga sakit niya sa headlight. Kung may blue na yun. So, tatanggalin mo pa yan, bro? Hindi na, bali pinatay ko na rin siya. Oo. Parang kakaiba yung ano niya, boss, no? Sakit. Sakit, oo. So, parang mahirap tanggalin yung ano, no? Yung pinaka main niya kasi kakaiba yung sakit niya. Bale, titignan ko. Titignan natin kung paano tatanggalin ito. Pero patay na yun, kuya. Patay na pala, no? So, yun. Kakabit na ni Kuya yung headlight. So, tapos na tayo dito. Then, uwi na. No? Titignan na lang natin kung paano nyo gagawin. Para alam din natin. No? Tapos, yun lang. I-video ako na kung paano nyo kakabit na. Diba? Nag-down ako dito 10k. Ha? 10k ang dinown ko. Magkano ba? 3k. 5 years? 3 years. Pare, parang nasa 95 siya, ganun. Pagka cash. Oo. Pero pag natapos 100, pagka ano eh, installment. Ano ba yung 150k? 250. Nakakangalay lang sa kamay. Nakapagod. Papasok lang sa trabaho. Ang sakit na dito. So yun o, nahihirapan si Kuya ikabit kasi medyo parang alanganin ata yung ano, yung sakit. Nakaiba kasi sakit niya ito, hindi alam kung ano eh, papasok o hindi eh.
Kakaiba yung socket niya doon sa loob mismo. Kakaiba. Hindi siya yung kagaya ng ibang standard lang na socket. Pasok agad. So, titignan natin kung paano gagawin ni Kuya, no? Wala akong magnet yung ano mo, Kuya, no? Mahirap. Wala akong precision dyan, Kuya, yung maliliit. Manalig ka lang, kaya yan. Oo. Ayun, nakakabit na ni Kuya. After, ang tagal din. Kasi may kakabit pa pala bago siya ikabit. May plastic pa para pumasok siya dun sa ano. Oo, yung pinakalak. So, kaya pala hindi makabit-kabit kasi kailangan yun. So, ayan, ikakabit na ngayon ni Kuya. Sure ako, papasok na to. Imposible hindi. Para parang pinipiit pa ata siya sa loob para mag-lock siya at hindi umalog. So ayun, hinahanap ni Kuya kung saan yung lock niya para makapasok. Tangina, ang guwapo sa harap eh. Pag nakabit na 'to, ang ganda nito. Oh, 'di ba? So LED na siya, tri LED. Then sa kabila din, bulag pa siya. So yan ang itsura niya. Bale, eto, patay na to kasi papalagyan natin ng mask to. Pabibili tayo ng mask kasi patay na to. May takip to dito eh. Pababa hanggang dito. Hanggang dito yan. Kasi para guwapo yung motor natin. Kaya pinaganyan ko na rin yung ilaw, no? Then, sunod na project, decals. Para matakpan yung gas-gas. Ayan. Makamalasan ko, no? Sa gasgasan na yan. Alam na natin kung paano ikabit, then testing natin mamaya, no? So, goodbye. Peace. So, ayun na nga, natapos na ni Kuya yung pagkakabit. So, binabalot niya na lang yung mga wire. Then, kakabit niya na lahat ng mga tinanggal. So, ayan, kakabit na si Kuya ngayon. Ano ang pangalan mo, Kuya? Jonathan. Ayan, si Kuya Jonathan. Dito sa shop, dito sa may bayan. Pag magpapagawa kayo ng mga electrical dito, okay siya kasi yung sa akin, hinugot niya lang, wala siyang pinutol, wala siyang ginupit na kahit ano. Puro dugtong-dugtong lang, walang putol. Ako may magtiwala dyan. Pag pinaandar mo yan, patay tayo dyan. So, yan na nga, no? So, patapos na. Then, tatesting natin mamayang gabi. Siniraan si Kuya. Okay lang mo. So yun, nagbiro si Madam. Sabi, asabog daw ang motor pagkagawa ni Kuya Jonathan, no? Pero hindi naman, hindi yan. Kasi, okay yan, goods yan. Kasi nakita yung gawa niya, malinis. So yun, mamayang gabi, testing natin to sa daan kung gaano siya kalakas, no? So, yun lang muna. Tapos na ito, uwi na ako din. Yun lang. Mag-outro na ako mamaya. Goodbye. So, what's up guys, no? Natapos na tayo sa pagpapagawa ng motor. Mamayang gabi, itatest natin siya kung gaano siya kalinaw, gaano siya kalakas, no? High beam at low beam. Shout out kay Kuya Jonathan dyan sa bayan, no? Yung naggagawa dyan. Salamat kasi wala kang pinutol na wire. Puro, ano lang, puro shoot-shoot lang dun sa mga, ano, no? Ang galing mo, Kuya. The best kang ano, mag-electrician sa motor. So, yun na nga. Ano ba? Papakita ko mamaya kung anong gaano siya kalakas. Then, tetest natin siya sa daan kung malinaw ba. Then, tignan natin, gagawin ko ng feedback yung ilaw na yun. So, mamayang gabi na lang ulit tayo magkita-kita, no? Bye-bye. So guys, ito na nga, no? Itetest na natin yung motor kung gaano kalakas ang ilaw niya, no? So, ito. Makita ko sa inyo. Ayan, ang liwanag niya ngayon, o, diba? So, kukuha tayo ng cameraman, no? Para manuhan tayo, para videohan. Hanap lang tayo. So, balikan ko kayo. So guys, ayan, no? Makakamok. Sasakay ako.
overview sa'yo. Mga ganito. Oo, ganyan lang. Ano na ba? So guys, ayan na ako. Patest natin. Kasi medyo maliwanag dito. Ayan. Kita natin kung gaano kaliwanag, no? So ayan guys, maliwanag naman siya. So kahit din, mataas nga lang. Kaya pababaan ko pa to. Pero ayun ako, kasi kitang-kita naman yung daan. Sobrang liwanag, no? Hindi na ako mag-aalangan na madilim sa daan. Problema lang, papababaan ko yung high. So ayan, medyo nasa gilid lang yung ilaw niya, no? Pero mas maganda yan kasi para kita mo sakop na sakop yung daan. Para kita niya rin. Maliwanag siya. Hindi siya kagaya ng ibang LED na ano, candy rin siya nakakasilaw. Ayan. So, matapos pa natin ito sa trabaho. So, dito lang muna sa loob kasi bawal na lumabas. So guys, yun na nga, no, na-test na natin. Bali, pinlock ko na yung motor kasi baka may dumaan na police. May rumoronda kasi dito. So, hindi ako pwede magtagal sa labas. Baka damputin ako. So, ayun. Okay naman yung ilaw. Maliwanag siya. So, mas maganda sana matest ko siya sa papasok sa trabaho. No, kasi dun ako, yun yung kailangan ko. Ang downside lang niya, parang medyo nakababa yung tutok. Masyadong mababa yung tutok ng ilaw. Pero sana maganda siya sa highway, no? Sa kalsada. Tapos, second is mataas yung high beam. Masyadong mataas. So, sobrang taas yung high beam niya, no? Hindi ko alam kung paano gagawin doon. Paano ayusin yun. Subukan kong i-adjust pa kung kaya pa, no? Titignan ko lang kung kaya kong i-adjust mag-isa kasi ibang setup nun eh. Medyo may pagkakomplikaduhan siya. Tapos, lastly, ano pa ba? Ang overall niya maganda siya eh. Maganda siya sa kalsada. Ang problema nga lang, yung high beam at low beam. Yung low beam masyadong mababa, yung high beam sobrang taas naman. So titignan natin, no, kung ano sa pagpasok ko siguro, titignan natin, check ko kung maganda ba siya sa kalsada pagka gabi, lalo na pagka pauwi na ako, no. So yun lang. Maraming salamat pala kay Jonathan, kay Kuya Jonathan diyan sa shop dyan sa bayan, no. Naayos yung motor dahil sa iyo, no. Tapos maraming salamat din sa shop sa may-ari doon kasi mabait, ina-accommodate agad yung mga ano, yung mga customer tsaka mabilis silang umano sa customer. Kung meron sila, may mga papakita sila. And kung wala naman, ganun din. Magbibigay sila ng alternative kasi nanggaling na rin ako doon dati. May hinahanap akong piyasa na wala sila. So, yun lang. Yun lang munang laman ng vlog nito about sa ilaw na to, RTD, no? Yun lang. So, don't forget to hit like, comment, share, and subscribe, no? Tapos, huwag nyo na rin kalimutan ang notification bell para sa mga bago nating upload na video. At, may tawag na ako sa inyo, no? Hindi na manonood. Kasi ang pangit naman eh, kung manonood lang, no. So dahil Tabi Panda, mga kaoso, no. Oso. So yun lang. So that's all for today, folks. See you on our next vlog. Bye.